Malalim ang pinag-ugatan ng ugnayan ng mga Pilipino at mga Chino. Bago pa man dumating ang mga Kastila, nakikipagkalakalan na ang ating mga ninuno sa mga Chino at sa pagdaan ng mga henerasyon, hindi maipagkakailang malaki ang naging impluensya nila sa ating kultura at kasaysayan. My report, si Katrina Son. Sa huling tala, may mahigit 1 milyong Chinoy na sa Pilipinas. At alam nyo ba, pampito ang ating bansa na may pinakamalaking Chinese community sa buong mundo? Marami sa mga Chinoy, apo ng mga sinaunang Chinese na nakipagsapalaran sa Pilipinas noon pang panahon ng mga Kastila. Ngayon, di bababa sa 1% ng ating populasyon, may dugong Chino at patuloy pang nadaragdagan kada taon. Malalim ang ugnayan ng lahing Pinoy at Chino. Di pa man dumarating ang mga Kastila, maunlad na ang kalakalan sa pagitan ng mga Chino sa mga katutubo ng bansa. Sa pilitang pinagtrabaho ng libre ang mga Chino noong itinayo ng mga Kastila ang walled city ng Intramuros sa Maynila. Pero sa Parian o Chinese ghetto lamang sila pinayagang manirahan at ang pagpasok sa Intramuros mahigpit na ipinagbabawal maliban na lang kung dadaan dito sa Parian Gate. Ilan nga sa mga kanyon sa Intramuros, permanente pang nakatutok noon sa Binondo. Na siyang pinakamatandang Chinatown ngayon sa Asia. Kaya sa panahon ng Revolusyon, maraming mga Chino ang naging bahagi ng pag-aklas. Ang Chinoy na si General Jose Ignacio Paua, isa sa mga unang bayani na sumuporta sa Katipunan. Ngayon, kalat na sa buong bansa ang mga Chinoy. At ang pagdiriwang ng Chinese New Year, isang pagkilala na rin sa malaking ambag nila sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Katrina Son, GMA News.